Hello guys, ngayong video bibigyan ko kayo ng tips at advice kung gusto nyo mag-handfeed ng mga African lovebirds or kahit ano pang ibon yan. So bibigyan ko kayo ng advice at mga tips para mapag-isipan nyo ng mabuti kung mag-handfeed ba kayo o hindi. So, syempre, una sa lahat, paano ba natin masisimulan mag-alaga ng handfeed? So, syempre, hahanap tayo ng mga nagbebenta ng mga inakay na nasa 2 weeks old. Yung nakadilat na medyo may balahibo na. Kasi ayun ang pinaka-advisable na alagaan para mag-handfeed. Kasi kapag mas mabata pa kasing inakay ang alagaan natin, yung mga 1 week, kailangan pa natin painitin yung kanilang katawan. Gagamit pa tayo dyan ng mga heat na ilaw, yung mga ilaw na nagpapainit sa mga itlog, sa mga sisiw, sa mga kahit anong ano, yung parang ini-incubate pa rin natin sila. So, ganun kasi kapag 1 week old, yung mga aalagaan natin. Pero yung 2 weeks old na inakay, ayan ay may konting balahibo na yan na nag-cover sa kanila para hindi sila lamigin, lalo na sa gabi. Tapos kahit hindi na natin sila kailangan pailawan para mag-init lang yung kanilang katawan. So, ang advice ko lang sa inyo ay kailangan kapag bibili tayo ng mga inakay ay nasa 2 weeks old. Okay? Tapos yung kakadilat lang. Pag meron na tayong inakay na 2 weeks old, syempre iisipin naman natin kung kaya ba natin gastusan ng pagkain yung mga alaga nating ibon. So, yung mga formula, yung mga Cerelac, yung mga chick booster, or yung mga DIY na handfeed formula. So, iisipin natin kung meron tayong pambili ng mga pagkain nila. So, yung aking pagpapakain, etong mga inakay na to ay nasa 3 weeks na to. Okay? Kaya kung makapapansin nyo sa itsura nila, ay makapal na yung kanilang balahibo. Tapos ngayon ay papakainin natin sila dahil every 6 hours ko silang pinapakain. So, ang pagpapakain ko sa kanila ay force feeding. So, pinipilit ko silang kumain. Kaya ako sila pinipilit kumain dahil hindi sila yun inalagaan ko ng 2 weeks old. Malapit na to mag 4 weeks. Yan. So, pinapakain ko sila ng force feeding kasi hindi sila maamo sa akin. Kasi yung unang dilat nila, syempre, pinapakain pa rin sila ng kanilang magulang. Ayun sila maha. Kaya hindi natin sila ma-handfeed tulad ni Dubi, yung handfeed talaga namin. Hindi natin sila matuturuan itong dalawang inakay na to. Kaya ang magiging dito ay force feeding lang. Papakainin lang natin sila hanggang sa lumaki. Hanggang sa matuto silang kumain ng mga seeds nila. Tulad ni Dubi, isa yung kinuha ko ng 1 week old, tapos meron kasi akong incubator na nakabuhay sa kanya. Hanggang sa naging ganito ang itsura ni Dubi, tulad nitong dalawa, ay sobrang amo ni Dubi nung pinapakain ko siya. So, magkaiba yung ugali ni Dubi sa dalawa na to. Kasi tignan nyo, sobrang iwas sila sa akin, lalo na sa pagpapakain. Kaya kapag nag-handfeed kayo, hindi ganyan ang itsura nila kapag papakainin nyo. Yung tipong kapag meron na kayong syringe na hawak, ay lalapit sila sa inyo hanggang sa umiiyak sila na pakainin nyo sila. So, ganun ang nagiging itsura. So, ang ginagawa ko ngayon ay force feeding para mapakain lang sila hanggang sa mapuno. Tapos, kung ang mga alaga nyo ay ayaw kumain, kasi may mga ganyan na lumalaki na nga sa inyo pero ayaw nilang kumain. So, kung papakainin nyo sila, hahawakan nyo lang sila sa leeg, magkabilaan syempre. Tapos, huwag nyong ipipilit ipasok yung syringe sa kanila kasi bigla silang bebelo pa atras para maiwasan yung sakit na parang naiipit yung kanilang yung kanilang tuka sa loob, yung dila nila. So, kaya dapat mag-iingat tayo, wag natin pepwersahin yung pagpasok ng syringe sa kanilang tuka. At ang pagpapakain sa kanila ay dapat ay hindi sobrang dami. Kailangan pa konti-konti para hindi sila nabibigla, hindi nila nasusuka, or hindi nila tinatapon yung pagkain nila. So, konting pihit lang, tapos para manguya, para malunok nila, ganun.
Tapos, syempre, bibigyan nyo sila ng konting segundo para makapag-buelo ulit sa susunod na turok ng formula nila. So, kung mapapansin nyo dito, yung dalawang inakay namin ay hindi siya ganun na ka-close sa akin, di ba? Lagi silang nasa gilid, umiiwas sila sa akin kasi hindi ko sila hinanfeed nung 2 weeks pa lang sila. Bali, na-handfeed ko na sila pa 4 weeks na or 3 weeks, yung ganyan na yung itsura nila. Bali, ito kasing inakay na to ay hindi ko sila totally i-handfeed tulad ni Duby na tinuturuan natin na tricks. Kung mapapansin nyo, may mga hangin yung kanilang crop. Ang ibig sabihin niyan, kada pindot nyo kasi ng syringe ay may pumapasok na hangin. Ang gagawin nyo lang ay ganito, hahawakan nyo yung magkabila ang crop nila, tapos parang pipindutin nyo na hindi ganun na kadiin kasi pwedeng lumabas yung kanilang pagkain kapag napindot nyo ng madiin. Tapos mararamdaman nyo yung parang nag-burp sila, dumighay sila, na parang umutot yung kanilang crop, ganun lang. After nyo tanggalin yung hangin ng kanilang crop, pwede nyo ulit sila bigyan ng pagkain, ng formula. So ganun lang, iisihan lang natin yung pagbibigay ng mga pagkain sa kanila para hindi sila nabibigla, hindi sila nasusuka, hindi nila nilalabas ulit yung mga pagkain. So kung kayo ay mag-handfeed tulad ni Duby na ganyan, ay hindi siya tumatakas sa labas, yung tipong sa akin agad siya pupunta. Unang-una ay syempre gugutumin nyo muna bago nyo sila kunin. Huwag nyo silang bubusugin muna sa kulungan, tapos bigla nyo papakawalan sa kulungan, baka kasi tumakas yan at hindi na bumalik sa inyo kasi busog siya, hindi siya makakabalik agad. Tapos mas maganda kasi bigyan nyo sila ng sasanayin nilang gamit para kapag nilabas nyo ay pupunta doon sa gamit na ipapakita nyo, tulad nitong bird catcher na to. Itong bird catcher na to. So, itong bird catcher na to ay paboritong landing ni Duby. Kaya kapag nakikita niya yan, dyan siya palagi dumadapo. Kasi paborito niya na yan eh. Nasanay siya. Ay, kapag nakatakas kasi siya, pwede kong ipakita sa kanya yung bird catcher na yan. Tapos pwede na siyang bumalik ulit sa akin. So, sasanayin nyo lang yung ibon nyo na may gamit na nakikita na pwede nilang pagbasehan para maano sila bumalik. Tapos bibigyan natin sila syempre ng tricks tulad ng spin na ganito. Ayan, tatlong beses ko lang pinapa-spin si Duby, tapos bibigyan ko siya ng reward. So ganun lang ang pagpapaano ko sa nila, pagpapaturo. So ganyan lang ang aking tips sa pag-aalaga ng handfeed at sana ay may naitulong ako sa inyo at pag-isipan nyo na mabuti kung gusto nyo mag-alaga ng African lovebirds na handfeed kasi ito ay talagang magastos lalo na sa mga pagkain nila, lalo na kung ang pagkain nyo ay nasa yung pagkain na binibigay nyo ay nasa 200, 100, di ba? So yung binibigay ko kasing pagkain ay nasa 250 pesos yung sakto formula. Meron din naman tayong tinatawag na Cerelac, mas mura yon, nasa 60 pesos lang ata yon, 60, basta hindi siya aabot ng $100. So ayun lang guys, mag shoutouts na tayo. Okay, shoutout kay Santos Junior Vigilio A, kay Nes Villarete, kay Angelino Raimundo, kay Daryl Dave Constantino, kay Joaquin N1, kay Alan Baisak. Shoutout kay Estong Jador Mio, kay Elmer Mexico, kay Dennis Balabas, kay Vin J. Jasmine, kay Henry Incok II, kay Raymond Santos, shoutout kay George Van Raco, kay Jose Caparoso, shoutout kay Jose Victoria, shoutout kay Jefferson Corpus, kay Arden Bonayon, kay John Mark Zamora, kay Arturo Palikte, shoutout kay Jopel Chua, kay Orlando Binungkal III, kay Dennis Corpus, kay Rainiel Angelo Alonso, kay Louis Gutierrez, kay Isaac Jewel Villanueva. Shoutout din kay Kimwell Maranata, kay Jan Henrix Feliciano Kison,
kay Jerry Turner Jr., shoutout din kay Matthew Severa, shoutout kay Prince Kiel Tatel, kay Matet 314, shoutout din kay Florence Aquino, kay Ayesha Valles, kay Kian Andrew Rojas, kay Joseph Ariola, kay Elias Jr. Natividad, kay Ricky Dakara, shoutout din kay Kero Ganzon, kay Joven Ricafort, kay Ian Dizon, kay Harry Francisco, shoutout din kay Remark Makale, kay EMC Hub. Guys, mag-subscribe din kayo kay EMC Hub dahil nagtuturo siya about lovebird din. Tapos, shoutout din kay Cesar Lagdosa, kay Jan Eusebio, kay Tita Ando, kay Norman J. Victorino, kay Jomar Sibal, kay Philip Anthony Gadwena, kay John Russell Sapnu, kay Jeremiah Baluyot, kay Lay Cabrera, shoutout din kay Leo Manalili, kay Chef Avery, kay Fritz Andre Arnisto, shoutout din kay Gabriel Jeronimo, kay John Eric Clemente, kay Samuel Almonicar, kay Jake Mesa, kay Norman J. Victorino, kay Joshua Wage, at shoutout kay Gerson Pasqua. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang yan at sasagutin namin yan. Ayun lang ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.